Lang po yun. Kaya yung mga politiko ng sausaw, banat ng banat, ano ha, lahat na lang ang gulo sinisilip para masira itong gobyerno ito, masira ang Pangulo. Ay, wala, hindi ko maintindihan. Hindi, wala kayong kadala-dala. Nasubukan na nga noong 2019 election, di ba, sa kangkungan kayo pinunod. Ma'am, ayusin nyo na nga. I mean, hindi na nga kayo matalino. Pati ba naman yung PR nyo, hindi rin matalino. Ma'am. Kasi yung mga oposisyon, lalo na yung mga liberal party, tukuyin na natin yung Dilawan kung tawagin nila. Eh, ayaw tumigil, kaliwat kanan po ang mga palaging negatibong reaksyon at pananaw. Kaya tuloy, kagabi, eh, hindi nakatiis ang Pangulo, sinagot na naman kayo. Lalo na si Vice President Robredo. Ako, napakinggan ko yung sinasabi ng Pangulo. Ayaw ko kung makapag-almusal ka, Vice President, ngayon umagang ito, antindi. Para kang sinasabihan ng bata na nagsisimula pa lang lumaki. Nilikturan ka ng Pangulo at may halong sabon pa. Sermon pa dahil talaga namang, bakit kasi lahat pinakikialaman? Ay, ang linaw-linaw naman ho, na willing namang magpabaksin ang Pangulo anytime, sabi niya, kung a-advise ng doktor. Kasi ang presidente po, para po sa inyong kaalaman, yung iba hindi niya alam, o alam, ayaw lang hong paliwanag dahil mayroong ibang agenda, ang presidente po, lahat ng ginagawa niyan, lalo sa kanyang kalusugan, binabantayan niyan 24 hours ng doktor. May sariling doktor po ang presidente. Healthy ka man o hindi, o ibig sabihin, bata ka man o hindi, talaga hong mayroong presidential doctor talaga kahit sino maging Pangulo pa. Talaga hong yan ang babantayan. Parang PSG, kahit na natutulog ang Pangulo, binabantayan yan ng PSG. Ganon talaga ang buhay ng Pangulo eh. Kasi siya yung presidente. O talaga hong hindi ganon kadali. Kailangan ng lahat ng kakainin niya, o lahat ng pupuntahan niya, lahat ng iinumin niyang gamot, o lahat ng kailangan ng kanyang katawan, sinusuri. Kung security, PSG ang bahala dyan. Kung pagkain, mayroon hong in charge yan para ayusin yung pagkain kung maayos ito. Kung tungkol sa kalusugan, mayroon pong doktor na naka-assign dyan. Ayan, sabi ng doktor, huwag muna eh. Anong gagawin natin? Hindi naman talaga magagawa ng Pangulo yan. Dahil ang Pangulo ay susunod sa advice ng mga taong nakapaligid sa kanya na nagbabantay sa kanyang kalusugan at seguridad. Yun lang po yun. Kaya yung mga politiko ng sausaw, banat ng banat, ano ha, lahat na lang ang gulo sinisilip, para masira itong gobyerno ito, masira ang Pangulo. Ay, ewan ko, hindi ko maintindihan. Hindi, wala kayong kadala-dala. Nasubukan na nga noong 2019 election, di ba, sa kangkungan kayo pinulot lahat. Walang nakuha kahit isang senador ang Dilawan at saka ang Liberal Party. Hindi po ako nagagalit, sinasabi ko lang, yung totoo. Alam ba ninyo, next election, ganyan ang mangyayari ulit sa inyo. Pag hindi kayo tumigil, subukan nyo na makipag-ugnayan sa gobyerno ito. Subukan nyo na tumulong sa mga taong bayan naghihirap. Subukan nyo na huwag kayo masyadong pasaway. Baka makakuha pa kayo ng boto. Makakuha kayo ng suporta this coming election sa 2022. Okay? Pero kung mananatili po na inyong strategy ay banata ng banata na itong gobyernong ito, alam nyo ba ang gobyernong ito napakaswerte? Alam nyo kung bakit ko sinabing maswerte? Hindi lang si Harry Roque ang spokesman ng gobyernong ito. Hindi lang si Harry Roque ang spokesman ng Pangulo. Lahat ng Pilipino, including OFW, Luzon, Visayas, Mindanao, tagapagtanggol ng Pangulo, spokesman ng Malacanang. Yan ang pinakamahirap kalaban. Ngayon lang po nangyari ito. Panahon ni Ramos, ano, panahon ni Cory, Ramos, Estrada, Arroyo, Aquino, hindi naging spokesman ng taong bayan ng Pangulo. Hindi. Maraming puro banat na pang inabot nila. Ngayon po, kaya kakaiba. Ang spokesman ng Pangulong Duterte ay taong bayan. Ang tagapagtanggol ng ating Pangulo ay taong bayan. Ay paano, saan kayo pupulutin pagdating ng eleksyon? Hindi ba nyo alam yan? Napala yung mga eksperto sa mga political analyst at mga media consultant ng oposisyon, hindi ba nyo nakikita yan? O baka mali yung itinuturo sa inyo ng inyong mga binabayarang consultant, political advisor, business analyst, or media consultant? Baka nililigaw kayo, baka mag-aral po kayo mabuti. At sa tingin ko po ay mali ang inyong strategy kung gusto nyong kumuha ng sympathy sa taong bayan ay itong ginagawa niyong puro banat at silip ng negative, hindi positibo. Coronavirus disease ito, wala namang nakahanda rito. Sa buong mundo, kahit ng Amerika, superpower, nasa kanila ang lahat. Pera, armas, at lahat nasa kanila. O anong nagawa? Million-million sa kanila ang tinamaan. Daan libo ang namatay. O nakita mo na? Hanggang ngayon, problemado sila. Eh tayo pa kaya, eh bakit naman babanatan?
dapat magtulungan na lang, okay? Kayo po mga oposisyon, anumang kulay meron kayo, independent kunwari kayo, tandaan yung sinasabi ko. Libre itong sinasabi ko ito. Advice ko na sa inyo, pag hindi kayo nagbago ng style, sa kangkungan kayo pupulutin next election. Maliwanag pa yan sa sikat ng araw. Nagkakangahihirap na nga tayo. Ah, mabuti nga't merong libreng ibinigay ang China. Magpasalamat tayo. Libre ang vaccine na ito. 600 dose, di ba? Ngayon ang report ay kukuha tayo ng more or less mga 1 million dose po ng COVID na ito, ng vaccine na ito para magamit. Habang wala pa, yung pong ating in-import doon sa iba-ibang mga lugar. Tulad po ng Pfizer at kung ano-ano. Okay? Ah, si... alam ko nga, si Secretary Galvez, aalis yata, papunta ng India para lang makipag-personal kahit na bawal. Personal na makikipag-usap doon sa producer dyan sa India para tayo, para mapabilis yung pag-import natin ng vaccine. Eh di ba, kung yun ba, masama ba yun? Di ba tama yan? Baka sabihin na naman ng opposition, eh, bakit ba kailangan sunduin yan, nabayaran na? O nakita mo na. Laging negative eh. Ah, wala kayong nakitang positive, puro negative. Wala kayong kadala-dala. Yung pong nakaraang eleksyon ng 2019, napakatinding mensahe ng taong bayan yan. Kasi ang taong bayan, spokesman, inuulit ko, ng gobyernong ito at butante ng gobyernong ito. Eh, saan ka pupulutin talaga? Wala. Ang lupit na mga pangyayari okay, talaga. Ma'am, palitan niyo po yung nag-handle ng PR niyo, nung media, ano niyo, yung mga media statements. Hindi kasi alam mo, di ba nung isang araw, pinatulan ako ni Lenny dahil sa SpaKetchup. Tapos ngayon, si Lenny naman, pinatulan na naman si Sas. Si Sas Rogando Sasot, yung ano, yung ating kaibigan na vlogger din. Sabi, tapos ang mga issue na inaano nila, puro personal na issue. Yung dire-raise nung kampo ni Lenny. Hindi mga issue na concerning the rest of the nation. In short, ang theory ko, masyado pang bata yung mga tao sa PR ni Lenny. Yung kulang para emotional fortitude. Yung halimbawa, nagsulat sila ng speech kay Lenny tapos meron silang cosmetic affinity. Yung mga ganon, yung may mga salita na sameness. Yung mga ganon, mga puro BS. Ang point ko po dito guys, nakakasama lang sa'yo Lenny yan. Hindi ka nakakabanguhan, pababahuin ka pa ng sarili mong team na ang trabaho dapat, e bumango ka. Diba? Palitan mo na yung sabihin mo rin sa ano, doon sa PR mo na humahawak na bukang dumedede pa ng promil. Sana ano, magtimpi siya, wag patola. Pero maraming salamat kasi ginagawa mo kaming relevant. Tinira ako ng Vice President, eh, relevant na naman ako. Tinira si Sas, oh, relevant na naman siya. Yun yung po yung problema pag binibigyan na nga na kita ng advice eh, kahit na hindi kita type. Pinibigyan ka ng advice para yumabong ang iyong kahit pa paano madilim. Eh, yung katiting mo na political career, I mean, di naman ganun political future, katiting mo na political future. So, nakaumay lang, Admarte. Ma'am, ayusin nyo na nga. I mean, hindi na nga kayo matalino, pati ba naman yung PR nyo, hindi rin matalino. Ma'am, ang solusyon po, kung hindi kayo masyado mat-IQ, eh mag-hire ng mga tao na mataas ang IQ so they can do the thinking for you. Eh, paano ma'am yung sistema ninyo ngayon, at least sa public relations ninyo ngayon, parang bulag na umaakay sa bulag. Ang sagwa nun, di ba? Lenny, kung hindi mo man binabasa yung mga libro mo sa library, kahit yung Bible man lang, basahin mo, ha? Para yung kwento, yung mga parable na yun, naintindihan mo, ha?